At dahil hindi ako ganong nakakapanood ng PBA semis ng masinsinan as in yung tutukan talaga para magbigay ng reasonable na opinion, magsha-share na lang ako ng experiences ko at yung mga natutunan ko bilang isang failure of a head coach, or sabihin na natin na coach-coachan lang. At kahit na summer paliga lang yon, marami ako natutunan, and I think those lessons are valuable pa din na pwede kong i-share sa inyo sa mga gustong itry dyan mag-coach ng team, kahit mga bata or mga kaibigan. I think marami naman akong ma-share na baka makatulong. So anyway, for context, I think nasabi ko na dati to na paliga lang ko sa village, tinry ko mag-coach. Ang mga players is kuya ko, mga kaibigan ng kuya ko, former classmates, etc. Basically, yung team namin, nirush lang namin. Kailangan lang namin bumuo ng team. And dahil doon, yung division namin is mas mataas kaysa sa kung ano dapat yung division. Yung division na nilaruan namin is parang 18 to 50. Pero syempre, hindi naman maglalaro din yung mga 50 years old kasi meron silang sariling division. Yung mga baliklaro yata atawag doon. Masa yung mga seniors. Pero kami, syempre, ang mga kasali doon, yung mga hindi na pwede sa 18 and below. Kumbaga mga mama na, mga prime. And kami, puro kami mga bata. Actually, ang average age yata namin, kasi ginaman ko to ng Excel dati. Average height namin is parang 5'9 and a half. And yung average age is 20. So ang babata namin, mga kalaban namin, puro mga manong, mga nasa mid-30s na. Kumbaga nakita na nila lahat ng dapat nilang makita. And yun, sa opensa, tinry ko na, alam mo yun, kasi usually 2-3 makakalaban mo sa liga, especially low-level competition. So, tinry ko na gamitin yung 1-3-1 na usual, yung may gigit na, may dunker spot, dalawa sa wing, isa sa tuktok, yung 1-3-1, classic pambutas ng 2-3. Tinry ko siya in a different way. Instead na tatayo sila dun sa 1-3-1 spots, kakat sila dun or pupunta sila dun. Magpipik yung trail big, pupunta yung point guard, diba? Point guard, the drag screen, and pupunta sa gitna, and then yung big mag-flash sa gitna. So, kesa tumayo sila sa 1-3-1, meron kang drag screen sa simula para makapagsimula ng 1-3-1. Kumbaga, hindi siya 1-3-1 kaagad, drag screen muna siya sa transition, then pupunta siya sa 1-3-1. Marami kang option, may mga pick and fade, diba? High-low, etc., etc. So, basically, I tried a different shit na hindi pa tested. Parang experiment ko pa lang, and tinignan ko kung gagana ba. Ayun, doon na ako pupunta sa pinakaunang point ko na i-share is to manage everyone's expectations. Hindi to joke, pero yun, we have to manage everyone's expectations. Kasi as a coach, diba, ikaw yung magtatakbo ng team, they expect you to be the leader. And diba, kahit na may leader player sa loob, they expect you to be the guy na in charge and magsasabi sa lahat ng dapat gawin, and hindi naman to an extent na sobrang seryoso mo kasi paliga nga lang naman, pero still, you also have to manage your own expectations of your team. Kasi ako, ang mali ko nun, in-expect ko na Houston Rockets kami na kaya namin bumato ng 43 sa game and makashoot kami ng 15 to 20 every game, pero that's not the reality eh. Akala ko lang yun. Na sabi ko pa nga, naalala ko sa isang pep talk na matatanda naman yung kalaban natin eh, titira lang ng 2 points yan, tayo by 3s tayo umiscore, so bato lang ng bato. And yes, bumato nga kami ng bumato, pero hindi naman sumut lahat, di ba? Meron pa nga yata isang game parang 5 lang na shoot namin na 3 points sa buong laro, and ang dami namin tinira, syempre natlambakan kami. So yun yung first lesson na pwede kong i-share, na manage everyone's expectations. So kumbaga, be realistic din kahit papano, na hindi kayo Houston Rockets, hindi kayo Golden State Warriors, team lang kayo sa village. And magfo-flow na siya sa second point ko, na ito yung isa kong natutunan na revelation sa akin, na yung coaching hindi lang siya basta magbibigay ka ng play, ipapractice nyo yung play and i-execute nyo yung play, diba? Parang coaching is not a playbook simulator, diba? You also have to manage egos, diba? People management, etc. Hindi lang siya basta, oh, ito yung play, practicein natin yung play, takbuhin natin yung play. Hindi siya basta ganun lang. Kailangan mo rin i-manage yung mga tao. Kasi, the end of the day, yung players, tao rin yan eh. Meron yung mga feelings, may mga kanya-kanyang goals sila, may mga kanya-kanya silang gustong gawin. Yung iba, di ba, may buy-in sila sa program mo or sa trip mo. Pero yung iba, hindi masyado. Yung iba, wala talaga. May gusto silang gawin na trip nila. So, you also have to, ano, meet halfway. Kasi, paliga lang siya sa village eh. Hindi mo kailangan maging sobrang hapet na, oh, ito gagawin natin. Magpa-five out tayo, drag screen, sabay 1-3-1 ng flow. Tertiary option natin, magiging 1-3-1. Hindi mo pwedeng basta ilagay yun dun eh. Hindi mo pwedeng basta ilatag lang. Kailangan mo rin i-manage, una, di ba, expectations ng lahat na, oh, ito,
ito yung nakasanayan nyo na laro na 1-3-1 na tatayo-tayo lang, pero ito yung gusto kong gawin. So kumbaga mag-meet kayo halfway, hindi mo lang basta, hindi ka nagtutukay na itatakbo mo lang yung play mo sa mga tao, kasi tao sila eh. Hindi naman sila CPU or hindi naman sila AI, hindi naman sila player sa 2K na gagawin lang nila yung trip mo. So you also have to consider that. You also have to manage egos, kasi minsan may mga player na gusto ng touches, iba okay lang na wala, iba gusto ng minutes, iba okay lang din na hindi, chill lang sila sa bench. Yun, so you have to manage that eh, kasi minsan magkakaroon talaga ng disagreements. May mga player na chill lang sa loob ng court, may mga player na pala sise, diba, na oh, rumibond ka naman, pasa mo naman, diba? May mga ganong player, so may chance talaga na magkakainitan sila, and meron din chance na wala kayong buhay. So kumbaga you also have to find the balance. My third point is talent is king sa low level competition. Kasi hindi ko naman sinasabi na hindi kami talented. I think our players are really talented. It's also my fault na misutilize ko yung iba doon, pero I think yung players namin are very skill oriented instead of the usual, 'di ba, mga palipaliga, mga pa-court na athletic na basurero na alam mo 'yun, parang Arwin Santos sila, ganong tipo ng laro. And yung mga players namin, they're very ano, skillful. And kumbaga some nga I can call parang ano eh, very virtuoso about the game. Magaling sila mag-probe, kaya mag-skip pass papunta sa weak side corner, diba? Mataas ang knowledge about schemes and etc. And ang sad part doon is that yung ganong tipo ng laro kasi and players, hindi siya nare-rewardan sa mga ganong tipo ng competition. Yung mga low-level competition, mas hapit ka, mas magulo ka, mas larong buko yung laro mo, mas effective siya. Kasi kami, diba? Shit, tagtakbo kami ng 5 out. Wow, well, diba, whoop the fucking do, diba? So what? Full court press naman na kami. Hindi rin naman namin matatakbo yung 5 out. So parang ganun yung nangyari eh. We tried something different ng 5 out kami. Tumitira kami ng 3 points, meron kaming dribble hand-up option, meron kaming exit screen ala Steph Curry. Pero hindi rin naman namin natakbo eh, kasi pinu-full court press lang din naman kami. Full court press, double team, triple team, diba? Meron kaming press break na pinractice. Hindi rin ganun na-execute kasi pinu-full court press kami. Magulo yung laro, kumbaga hindi namin laro. And kahit na anong bagal mo sa laro, bibilisan at bibilisan nila yon. Ibabato nila sa kabila. Akala mo si Cam Newton sila, di ba? Pagka-rebound, bato, takbo, etc. Yun, doon ako pupunta sa ano, sa aking last point. Na at you have to play the meta. Kahit pa paano. Kahit na meron kang trip, kahit na ako, hindi ako ganun ka-fan ng meta sa mga ganung paliga na hapet, di ba? Full court press, 2-3 zone, hapit na hapit yung tao, point of attack, di ba? Nag-i-stutter yung paa pag close out. Yung mga ganon, I'm not the biggest fan of that play, pero natutunan ko doon sa stint ko na yun na you have to at least try to adapt a little bit of those tricks, kumbaga, and play style. Kasi, oo nga, di ba? Ganda nga ng opensa mo, maganda ang execution mo, mataas nga IQ ng player mo, meron akong matangkad na player na kayang mag-probe, di ba? So what? Ipo-full court present lang din naman kami. So parang ganun siya eh. Siyempre, it's also my fault na dapat meron akong matinong press break. I admit that, pero di ba, yun yung ano doon, sad part doon na na-realize ko doon na kahit na ganong kaganda yung opensa mo, kahit na ganong ka-sophisticated and ka-modern, ka-groundbreaking, ano pang mga buzzwords na pwede kong gamitin, actually, ilang linggo, ilang buwan kong pinagplanuhan yung opensa na yun. Naubos yung memory ng Google Chrome ko, yung cache. I mean, yun talaga, ang grabe yung preparation ko sa pag-design ng opensa. Pero hindi rin naman ganun nagawa kasi pinul court press lang din naman kami. And that's the reality, babalik doon sa manage expectations. You also have to be realistic. So, anong gagawin ng kalaban mo? And yun, actually, random lang, add ko lang din na sa pag-design ng opensa na yun, actually, sobrang nerd nung ginawa ko doon. Umakit ako ng court, siguro 3 times a week bago magsimula yung competition, siguro 2 months before the competition. Umakit ako ng court 3 times a week. Tinitingnan ko lang paano sila maglaro, saang spot sila tumatayo. Pag naka 2-3 zone ba sila, saan usually yung sweet spots na pinupuntahan nila pag iniswing dito sa kabilang wing sa 1-3-1, hanggang saan umaabot yung weak side sa tuktok.
hanggang saan nage-help yung weak side corner sa 2-3. So lahat yun kinonsider ko, tinignan ko yun, inaral ko, nilista ko din drawing ko. Pero at the end of the day, wala rin. Pinul court press kami. Diba? And actually, random lang ulit, naalala ko. Meron kaming kalaban, I'm not gonna name anyone kasi wala namang consent. Parang ano siya, former player siya ng Muntinlupa semi-pro team na actually kaklase ko siya nung high school. So, medyo magkakilala naman kami. Pero sa sobrang lakas na kasi mag-basketball, ganun siya. Player siya ng semi-pro team. And nakalaban namin siya for some reason, hindi ko alam kung paano. Nakalaro namin siya and dinudurog niya kami. So, tambak na kami yata ng 20 noon. Sabi ko na lang sa isang magaling aming defender, kaya mo ba i-box in one? So, nag-box in one kami, hindi siya nakascore for the next 4 minutes. And kahit natalo kami ng 30, proud ako sa ginawa namin. We actually tried box in one sa paliga. And it worked to some extent, to some degree. And ayun, overall, kung i-conclude ko lahat ng sinabi ko sa video na to, honestly, nakalimutan ko na majority kasi nagra-ramble lang din naman ako. Pero anyway, siguro kung meron akong final words, final lesson sa stint ko na yon na kind of a failure, pero diba, doon naman nagsisimula lahat. You also have to fail to know what's up and what to adjust. Diba? Kung anong dapat i-improve. So ayun, ito yung masasabi ko na as a coach, you hindi pwedeng puro sa'yo lang. It's not about you. Diba? Hindi lang ikaw yung bida. You also have to consider the players and what they're thinking, what they want to achieve. Kasi I think my biggest mistake is that masyado ako nag-focus sa sarili ko. And para ko siyang tinignan na okay, ito yung debut ko as a coach ever. No, na hindi school, na parang interims lang, na ganun. Kasi dati nag-ganun din ako. Anyway, kumbaga, hindi siya about sa'yo. Kumbaga ako kasi inisip ko noon na parang, oh, ito na yung chance ko na ipakita sa buong mundo na babaguhin ko ang landscape ng low-level competition. Papatunayan ko na pwede naman tumira ng 3 points ng madami. Na pwede naman na mag 5 out. Na hindi naman pwedeng panay 2-3 at 1-3-1 lang. So, yun yung naging mistake ko noon. Masyado ako nag-focus sa vision ko na hindi ko na na-consider yung other factors na shinare ko today. So, yun. I hope marami kayong natutunan and na-pick up na lesson sa video na to. Sana naman marami kayong natutunan. And yun. Actually, I think this is my most vulnerable and open video ever. So, appreciate ko na umabot kayo dito kung pinanood nyo yung buo and pinakinggan nyo yung buo. So, yun. Thank you!